for today's vlog, ang gagawin po natin is papakita ko sa inyo kung paano tansyahin ang damit na ito. Ang tinatawag nito dito sa Middle East ay tau. Sana nasabi ko na. So, sa mga nagbabalak na pumunta ng Middle East, kailangan alam nyo ang pagtansya nito kung paano. Kasi ito yung paunahing trabaho dito, di ba? Kasi sa bahay ka naman magtatrabaho, so wala ka talagang kawala kasi may mga amo talaga na hindi nagpapaplansya sa labas. Ikaw mismo magpaplansya. What the fuck? So, and it will take time talaga. Katulad ng amo ko, actually, sa labas, for how many years ko nagdito? Sa labas kami nagpapaplansya ng to. Pero nung pandemic talaga na walang labasan. Kasi saan din dito? Sa pandemic may batas. Pag sinabing bawal lumabas, bawal lumabas. Pero nung natapos na yung pandemic, ay hindi pa rin pala ito pinalabas sa labas. Kasi nga, ay anong ginawa ko? Actually, ito na yung tinira ko lang. As in, swerte din talaga. Kasi, dati pa nagpa-plansya ako nito, pagkatapos ko siyang plansyahin, di ba may mga ano pa siya? Kasi hindi mo maiwasan talaga na magugusot pa rin siya. So, ang ginawa ko, after ko mag-plansya nito, inaano ko pa siya, ini-steam ko pa siya. Kasi siyempre, di ba? Parang wow. Oh my God! Wow! Oh, galing naman. Para ano, siyempre, para walang masabi. So, kailangan mo talagang ayusin. So, kailan nagsimula yun? February, March, April, May, June, July, August, September, October na ngayon. December! What? Wait, ang tagal na pala. What? Pero naman, nung mga pandemic naman, so 2 months yun, walang labasan talaga. So, wala masyado. Pero nung nagsimula nang lumabas-labas, wala. Yung batas is pwede nang lumabas. Ah, naglabasan na lahat. Pero hindi pa rin ito pinalabas. Dito pa rin sa loob. Kaya ang ginawa ko, hindi ko na siya inayos. Huwag yung gagawin niya na. Kasi, hindi naman talaga, hindi talaga ako nagpa-prensya nito. Pinapalabas ko sa labas. So, ano, yung ginawa ko, siguro sabi niya ako, hinayaan ko na hindi ko na siya ini-steam. Hanggang sa kahapon, sabi na yung ulcer to, gulan din. Ay, salamat ko. Buto talaga ako ng pinip. As in, kasi ito, kahit anong pagmadali mo, ito, 10 years ko itong pinapansya talaga, kahit na madalian. Kaya, so, syempre, kapag lumabas yung amo ko, eh, dalawang beses, lumabas isang araw sa dalawang beses, eh, may papansyahin ka pang iba. So, ano na, yung time mo dito na lahat, ay, naku, yung time mo sila. So, ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung paano siya, okay? So, ayun guys, simulan na. Ako kasi pag nagpa-plansya ako, yung plansya hindi ko agad siya inaano dito kasi pag mainit yung plansya, pag sobra naman, kikintabian siya eh. So, masisira mo lang ako. So, ang ginagawa ko is may cloth ako na white. Tapos, ginagawa ko na yung plansya. Saka bago ko siya. Pero, ganito kasi ako, this is how I do it. So, ipunahin siya dito. So, may ano niya. Tapos, siya nga pala guys, yung mga sa Middle East pupunta, no? Kailangan nyo talaga matuto nito kasi, nung first time kong pumunta dito, wala naman tinuro sa akin. Ganito. Pero sa awa din naman ng Diyos, plancha din. Ngayon lang talaga ito. Nangyari lang talaga nung super yung pandemic. Kaya walang choice. Wala naman talaga nilalabas lahat. So at least na yung siguro na-realize nila. Hindi na maganda yung plancha ni Jay. Kailangan na ibalik sa lahat. Kaya yun. So pati dito. Actually guys, yung ginagamit ng pag-plancha nito, hindi naman itong iron board eh. Mesa. Kasi malapad. So, wala akong mesa. At saka mas gusto ko tabi naman ako sa ganito. Kaya dito ko na lang siya yan. Kaya nga lang. Ano siya? Matagal. Sigurin ka rin. Ayun siya. Pero pag nakaawo kayo ng
taga, yung mga papunta guys ng Middle East, yung mga nag-a-apply dyan. Kasi wala namang, ewan ko ngayon kung may training na ba, kasi kami dati wala namang training kung paano mag-plansya nito. Ang tinuturo naman is yung mga yung settings na yun. Diyos ko, hindi na makain sa ano yun. So, ayun. Ito, pasok na siya. Ito yung ano yun, guys. Arrange. Depende kung paano mo siya gawin. Kasi yung iba, hindi komportable sa iron board. Sa mesa talaga. Ang dami ng plantsahin. So, hindi na kaya, guys. So, discarte tayo para mawala. Sino mo kita niya ang mga plantsahin. Ang lang. Ang lang talaga. Nag-iwan lang ako ng isang peraso. Yung first time ko nito ng plantsa, umabot ako ng 20 minutes. Isang peraso. So, ilang peraso yung nagtuturo kung paano magplansya ng tob. Madam sir, yun ang ituro nyo po pagpapunta ng Middle East yung mga aplikante nyo. Kasi pagdating dito nga, diba? At least kung doon, tinuruan ka kahit papaano, ma-idea ka na paano. Diba? Para pagdating dito, hindi ka na nga. Tapos sabihin agad na ako pagdating mo. Yala, sabay ultimate tob. Paano plansyahin yung tob? Turuan niyo po. Okay, mag-focus dun sa mga table settings na yun. Pag sa Middle East ang punta ng aplikante niyo. Kasi, hindi naman yung gamit dito eh. Ang mga andito, mga Araba, pag nagkakainan o nagpa-party, hindi naman kahit na table settings ang gagamitin, hindi naman ikaw mismo yung mag-ano talaga. Hindi mo maaatay yung ginagawa mo na ano ba yun, Asian settings, American settings na nalalaman. Hindi madali. Madali siya pag marunong ka na, pero syempre kain din sa oras. Diba? So, kaya nga, pag nag-abroad ka dito sa Middle East, ito talaga yung ilagay mo sa isip mo, tatak mo sa isip mo, na hindi lahat ng amo nagpapaplansya sa labas. At may ibang amo pa na sobrang arte pagdating sa tob. Diyos ko, kala mo, hindi na uupo. Ayaw magusot. So, itong pleats, kita bang pleats? So, itong pleats, important ito na hindi mag doble-doble. Tatlong pleats to lahat eh. Sa harap, isa, sa likod, dalawa. Hindi yan talaga pwede mang dubi-dubi. Tapos yung pencil, kailangan hindi sobrang mainit. Kasi kikintab yan. Sabi agarang, Shinohoy! Lishchidi! Ano daw ito? Bakit ganito? Diba? Ganito siya. Nakakatagal lang ba yan kasi balik-tagalik pa. Hindi ko talaga kaya. As in talaga, nagpasalamat talaga ako. Sabi ni Amo, oh, the tub, bring lang din. Salamat. At syempre, sa dami ba naman ang plansyahin araw-araw, tapos may dagdag pa to. Ano, makain to sa oras eh. Ito, ilang minuto na. 10 minutes na nga. Ay, nagsalita pa pala ako kanina. So, ganito. Kaya,
dyan sa mga papunta ng Middle East, kung hindi pa kayong marunong magplansya, bumalik muna kayo sa agency. Okay? At sabihin niyo, madam, turuan niyo muna kami magplansya ng to bago niyo kami paalis ni Charlotte. Oo nga, kailangan niyo talaga marunong ng ganito. Iba din, nagpa-plansya pa ng katra sa susunod na yun. Ito muna ang tapusin natin para alam niyo. Alam mo, mahirap plansyahin sa una pag una pa. Pero, wala namang mahirap pag gusto mo talagang matulog. Wala namang mahirap pag gusto mo talagang matulog. Ako dati, pag may nakikita madami na ako nakikita ng tubo na hindi pa nakaplansya. Obligado mo kasi pag ikaw ang nag-check mismo dun sa ano eh. Kasabitan ang amin mo eh. Patingin mo na wala na. Basta dahil sa ang plates talaga, kailangan hindi siya mag dubli-dubli. Lagi siya mag dubli-dubli. Lagi siyang ayusin talaga. Kasi yung importante eh. Ayusin daw ang plansyahin kasi pagkano pa lang baka o gabi ano lagi atay na hindi na pwede. So, sa mga ano diba sa mga papunta Middle East, good luck sa inyo. Ewan ko lang kung mayroon guys, sa mga papunta ng Middle East. Naghihintay sa inyo pag ng amo nyo. Okay. So, ayan na. Tapos na siya. Repetitious na siya. Kasi alam nyo, ang ginagawa ko dati, itong ganit, itong dito. Inaano ko siya, ini-steam ko pa siya before ko siya ilagay sa taas. Siyempre, ano, pero ngayon, kasi ang dalo ko ng plansyahan pa lagi, hindi na. Siguro napansin niya, parang kakaiba na siya, kaya pinabalik na salamat na. So, ayan na guys. Sana may natutunan kayo kung paano plansyahin ang tub na ganito. Ito yung damit ng mga Arabo dito. So, ayan. Tapos na. Okay. So, thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. Like and share. Hanggang dito na lang. Bye!